At nandito na nga ako guys sa punto ng buhay ko na tumatawa ako ng humigit kumulang 51 billion! Paano kaya tumawa ng 51 billion? Kasi yung 125 million na tawa. Paano kasi guys? Si Harry Roque, aminado mismo sa kanyang sarili na naniniwala po siya sa sinabi ni former Senator Antonio Trillanes na totoong nag-investigate na nga ho ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas at naniniwala siya na sa kalagitnaan ng taon ay baka lumabas na nga daw ho ang warrant of arrest dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Talaga nga namang na kay Trillanes ang huling halakhak. Biruin nyo guys, si Trillanes lang yung basher nila na hindi talaga nila napatumba. Kasi sabi ni Digong, di ba kung maalala nyo, huwag niyong paniwalaan yung si Trillanes. Sinungaling yan. Akala ko ba hindi kayo naniniwala kay Trillanes? Itong si Digong, di ba? Akala ko ba sinungaling si Trillanes sa paningin ninyo? Mamaya may papakita akong video. Kasi sinabi yan ni Digong na, huwag daw kayong maniniwala kay Trillanes. Alam niyo, sinungaling yan. O sinungaling pala, abay bakit tila baga parang naging center spot na ng isipan nyo ang naging revelation ni former Senator Antonio Trillanes na tila baga parang hindi na kayo nakatulog kada gabi at nag-aabang na lang kayo ng pagsalakay sa inyo kung kailan ka-arestuhin. Diba? Kaya nga, kung napansin nyo guys, nung pumunta yung military kasama si General Browner doon sa Davao, abay ang akala ni Kadigungan, a-arestuhin na siya, kaya tumawag siya kay Harry Roque, humingi ba ng legal procedure. Ito namang si Mangmang, ang ginawa, sinapubliko niya yung dapat pribado lang. O, kaya ngayon, sila yung nag-fight-fight ni Panelo. Kasi fake news daw itong si Harry Roque. Now anyway, dito tayo sa naging komento ni Harry Roque na naniniwala daw siya na totoo ang sinabi ni former Senator Antonio Trillanes. Kaya pala guys, nagpapanik na sila to the point na pumunta nga lang yung military doon sa Davao, abay parang advance na sila mag-isip. Ang iniisip nila ay baka dakpin na, hulihin. Sa susunod, General Browner, pag pumunta ka sa Davao, magpa-chain of command ka naman, magpaunang message ka ha, para hindi ba, hindi kinakabahan si Digong. Yan kasi guys, yung naging efekto na, effect ng fentanyl, talagang advance na mag-isip si Digong. Yan, ganyan yung mga itsura ng mga makakasalanan. Hindi pa nga ginagawa, kinakabahan na. What if pa kaya pag nahuli na? Now anyway, panoodin muna natin itong sinabi ni former spokesperson Harry Roque na naniniwala siya sa revelation ni Antonio Trillanes. So tingnan nyo guys, kung nanonood si former Senator Antonio Trillanes, talagang siguro tumatawa din to ng 51 billion. Paano yung tawa ng 51 billion? Tarantado talaga to si Mima. Yan yung tawa ng 125 million within 11 days. Yung 51 billion. Tarantado. Anyway, ito guys yung video. Panoodin natin. Now, bukod dun sa akin tatlong sources na talaga naman pong makakapaniwala yan, no? Eh bakit pa kayo maghahanap ng source? Eh nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Eh bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Eh siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalayan ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doon section sa ICC para dun sa mga victims, no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero syempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant. At complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng tatlong iba't ibang
sources na malapit na daw ang arrest. So tama nga itong si former Senator Antonio Trillanes. Hindi ka man totally nag-rely sa kanya, pero according to your source, na tama ang sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes. Ah, kaya pala. kaya pala nasa panic mode kayo na halos hindi na ata nakakatulog gabi-gabi itong kampo ni Kadigungan. Nandito pa din talaga kay Antonio Trillanes ang huling halako. Kasi dati guys, ito yung napansin ko, si Trillanes kasi parang sinasabi nila attack dog, tahol ng tahol, sinungaling, to the point na nung nainis itong si former President Duterte, kinasuhan niya kasi ang ingay daw. Pero sa dami ng pinagdaanan guys, alam nyo, ni former Senator Antonio Trillanes sa kamay ng mga Duterte, yung pang-alipusta to the point na minain conditioning na itong si Trillanes, ano yan, sinungaling yan, ganyan-ganyan. Abay, malaki yung nag-i-impact at naging damage dito sa mamamayang Pilipino kay kay former Senator Antonio Trillanes to the point na pag nagsasalita si Trillanes, abay, ang akala nila lahat pag sisinungaling na. Kasi yun yung tinanim ni Digong sa mindset ng mga Pilipino na huwag kayo maniwala dyan kay Trillanes. Sinungaling yan. Ngayon guys, ito, recently ha, pakita ko yung video ni Digong na sinasabi niya na sa interview na huwag kayo maniniwala kay Trillanes. Sinungaling yan. Pero, sinungaling naman pala si Antonio Trillanes sa paningin ninyo. Abay, bakit parang kinabahan kayo sa naging revelation niya? Anyari. O, sinungaling pala eh. Ba't kayo naniniwala sa sinasabi niya? Talaga nga naman, good job Sentry, I love you to the max. Ikaw lang pala ang magpapangatog sa kanilang mga kaluluwa, nanginginig. Ito guys yung video ni Kadigungan. Feeling matapang kasi guys, alam nyo ha, malaking kahiyan to kay Digong yung ginawa ni Hari Roque. Tarantado kasi itong si Hari Roque. Siya na mismo yung naglalaglag sa sarili niyang kliyente. Imagine ha, humingin. Alam ko, tumawag itong si Digong kay Hari Roque. Pero, nanghingi ito ng legal procedure. Eh, di ba, ulyanin itong si Digong, nalimutan ata niya na bigyan ng babala si Hari Roque na wag mong isa publiko, wag mong ano, wag kang mag-public pronouncement. Yung ginawa ni Hari Roque, kinumpint ba? Vinlag. Eh ngayon, malaking kahiyan to kasi di ba, si Digong, siya yung tipo ng tao na kapag tiningnan mo or marinig mo yung pangalan, ah, matapang yan. Ano yan? Walang, ano yan? Walang kinakala, ano yan? Walang sinasanto yan. Tapos nung pumunta yung military forces doon sa Davao, abay, kung sa Bisaya, nabantad ang kalag. Kumbaga nagalaw din ang kanyang espiritu, biglang nangatog. So ngayon, ang ginawa ni Panelo, damage control na lang sa, you know, ginawang kalat ni Roque. So damage control na yan. So, kasi malaking kahiyan to kay Digong, ba? Diba? So, ang ginawa ni Panelo, nililinis niya na lang yung kalat na ginawa ni Hari Roque. Now, anyway, panoodin natin itong video ni former President Duterte na sinasabi niya na huwag daw tayong maniwala kay Senator, former Senator Antonio Trillanes. Panoodin natin. Si Trillanes, huwag mong pakinggan yan. Alam mo, aso totoo yan, Trillanes is a simpleton. Walang idea, sige, bitaw-bitaw ng salita, hindi niya alam ang batas. Basta kung ano lang yung stock knowledge niya na pag-aralan niya noon. Bubo itong, ito ang typical na tinatawag ng mga Tagalog na turpe. Hanggang, walang utak to. Huwag kang makinig dyan kay si Trillanes eh. Buti lang, hindi ako na police doon. Binaril kita. Bayabang na. Sana ang nanay niya, kung nakikinig, sabi mo, badlungan na imong anak. Nagkakalat sa mundo eh. Was given that opportunity to run for President Danalo because of the sentiments against Arroyo. Sige, magtakbo yan siya uli. Tignan mo kung paano ko babuyin yan. Sunin ko yan. Doon sa harap niya. Akala niya matapang man siya. Doon na kong salita sa harap niya. Diba? See? Sinabi nila na sinungaling at bobo. Minura pa.
piniay pa itong si former Senator Trillanes. Pero bakit tila baga parang I smell something fishy. Yung parang pinapakita niya na lang sa mamamayang Pilipino na matapang siya. Pero sa naging statement, revelation ni former Senator Antonio Trillanes, abay, nangatog na siya. Kasi, alam na talaga nila na nandito na. Nag-imbestiga na. And eh, syempre, kailangan nating dumaan sa mga legal procedure. So, may time at time din, darating yung punto na pupunta ang ICC sa bansang Pilipinas. Kung makapag-cooperate man ang gobyerno, mismong sundalo ng Pilipinas or kapulisan ng Pilipinas ang huhuli kay Digong, kasi aminado naman tayo guys na walang reinforcement itong ICC. Ang kailangan natin dito is yung cooperation ng government. Kaya nga, takot na takot sila kasi 'di ba sabi ni ano ni President, pag-aaralan natin 'yan kung makakapasok. Kahit itong nga ding si ano eh si DOJ, as long as yung procedure ay nakamit nila or nasunod nila ng maayos, yes, makikipag-cooperate tayo. So 'di ba, nung sinabi ni President, bigla silang nangatog at syempre inisip nila na totoo nga, nandito na ang ICC. Eh syempre kakabahan ka talaga eh, dami mong ginawang kabalbalan. Nandito pa mga living proof pa si ano si Las Cañas, Edgar Matubato, and yung 30,000 people killed during the bloody drug war of former President Duterte. So talagang literal na kahit itong si Bato kasi syempre dawit siya eh. Diba? Dawit siya yung implementor sa ginawang public pronouncement ni Digong na sige, magtegi kayo diyan ng mga addict. Pag nakategi kayo, may mga special reward. Eh, walang sumunod guys. Kasi alam guys ng mga kapulisan at ng AFP na labag yun sa batas. Ito namang si Bato, syempre, tae-tae ni Duterte. Ang ginawa niya, sige, tumegi kayo, may mga special reward kayo. Ayun, doon na nauso yung terminong palit ulo. To the point na yung mga crimes is mga gawa-gawa na lang kasi may reward nga ang nakakategi ng addict. Pero in overall guys, mga blue collar lang ang mga natitegi. Mga nakachinelas, minimum wage earner. Yan ang naman yung mga nadali sa panahon ni Digong. Eh yung sino ba yung ano, yung addict na malaki na natimbog nila? Wala, 'di ba? Oh, ngayon, ito si Dilima, kaawa-awa. Si former Senator Dilima and now attorney. Kaawa-awa kasi para sinabi nilang makatotohanan ko no ang imahe ng drug war ni Digong, abay si Dilima yung ginawa nila ng ano ng fabricated stories. Na ngayon, eh, nakalabas na kasi hindi naman totoo. Si, 'di ba? Hindi naman 'yan makakalabas kung ano, kung may kasalanan kasi guys, I do believe that this government, you know, naniniwala, believe in the rule of law in due process. And naniniwala din itong gobyerno to sa human rights. Yun yun. Hindi katulad kay Digong na hari. To the point na yung batas, nilagay sa kamay. Diba? O ganun. Diba? So ngayon guys, tawang-tawa lang ako kasi tawang-tawa ako ng mga 51 billion kasi nangatog pala sila sa statement ni former Senator Antonio Trillanes. Natawa lang ako kasi imagine, di ba, sinabihan nila sinungaling pero natatakot sila sa naging revelation to the point na paulit-ulit yung sinabi, pumunta lang yung mga military doon sa Davao, ang iniisip nila, huhulihin sila. Advance mag-isip. Anyway, yun lang. It's me again guys, si Mimali Shanyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.